Hello, what's up sa ating mga ka-expo dyan. Magandang araw po sa inyo. Video po natin ngayon ay ang pag-aani ng tinatawag na buwa or betel nut sa Ingles. Isa ito na sangkap sa tinatawag na muma or nganga. Ito ay ninunguyan ng karamihan dito sa Cordillera na ngayon ay hindi lang sa Cordillera kundi sa buong Pilipinas na sa mga kalalakihan. So tara, samahan niyo ako at magsusong tayo ito sa mga halos sabay-sabay na naghinog ng ating mga pananim dito sa Biskaya. So nandito ako sa Biskaya ngayon. Mamahinga or bakasyonista, magbakasyon dito sa Bulacan. So yun, samahan nyo ako at magsusunod tayo ng betel nut. Ito po yung parang nyug na maliliit na sinahalo sa nanga. Ganito po ang pagkukuha ng mga ng buwa. Sinusungkit kasi mahirap akyatin sa yung puno ng buwa na yan, mataas yan, kaya ganyan sinusungkit. Kumamit ako ng mahabang kawayan na may kumpay or panungkit na matalim sa dulo. Ito ang ginagamit ko dyan. Panuhin mo po paano ako kumuha ng buwa. Lahat. So, huling ko na lalagay sa sako at dalhin sa bahay at doon na maghiwalin yung pangkay tsaka bunga. Ayan. Go! Yun. Buhay probinsya muna tayo. So ito po ang hanap buhay naming isa rito sa probinsya.
ang pamimitas at pagbibinta ng tinatawag naming buwa. Ito po siya. Ito po ay ninunguya at hinahalo sa nganga. Napipitas lang to. So manghunguya ako. Itatry ko tong bago kong aning buwa. Ito po ang kinukuha. Ito po. Ito na sa gitna. So, nguya-nguya muna ako. Balay, nandito ako sa likod ng bahay. Ito pong buwa na ito na tinatawag na buwa. Medyo magaspang kasi. Ito pong dahon, gawod ang tawag nila dito, saka siya kayong buwa ay hinahaluan po ito ng gatas. Na tinatawag nilang apog. Saka binabalot. Saka ninunguya. Hinahaloon din ng konting tabako o muskada. Bali, kompleto na dito sa lalagyan ko. Tsaka dinodura rin yung bali laruan lang to ng bibig. Yan po. Bagong kapipitas ko lang dun sa bundok. Bali inuwi ko dito para tanggalin sa tangkay. Tsaka ilagay sa sako. Tsaka ko itatago hanggang mabulok. Magiging magiging ganito na ang itsura, tsaka ibibinta sa palengke. Yan po. Ito po ay hindi madaling masira. Kailangan nating pabulukin muna tong balat nito. Katulad nito, pag nabulok na tong balat na kulay green. Tsaka ito mga ganito. Kailangan nating pabulukin muna bago ibinta sa palengke.
para madaling ibilad sa araw para hindi masyadong mabigat. Kasi itong balat nitong buwan na to, pag na nabulok na katulad nito, ipapatuyo na lang to sa init ng araw, tsaka dadalhin sa palengke. So ito na po ay bulok na po, pwede nang ibilad sa araw. Kaya lang dahil bali 10 kilo pa lang yun, una kong pitas, ihahalo ko na sa bagong pitas para sabay-sabay na silang mabulok tsaka dadalhin sa palengke. So pag dumura kayo, pag ginuyong-nguya nyo itong nganga, magiging pula. Tsaka yun, parang laruan lang sa bibig, pero nakaka-addict din kasi may halong tabako, o kahit walang halong tabako, nakaka-addict din. So yun, ka-explore. Ito po yung kwento ng buwa, yung maliliit na nyog. Ito na po at ipagpatuloy ko na po ang paghiwalay ng bunga sa tangkay para mapuno ko yung dalawang sako na yan, tsaka ko itago para pag magsabay-sabay silang mabulok ng balat, ay ibibilad ko na rin sa araw para pag natuyo ay dalhin na sa bayan, sa palengke, para maibenta. So yun po, maraming salamat po mga ka-explore sa panonood at sa mga ngayon lang manood. Paki-click na rin po yung subscribe button, like, and share na rin po. Maraming salamat po. Hanggang sa muling nating pagkikita sa video. God bless po. Matsala.